Init. Init mga boys. Ha? Good morning. Ngayon ay schedule ng ating pagdi-deworm at saka pagdi-delouse, no? Possibly dapat kaninang morning pa tayo nagbigay ng deworming natin, no? Usually at around mga 6 to 7 nagbibigay na tayo ng pang-deworm. Kaya lang hindi ko na anticipate mga buboys, pag-check ko ng ng tableta yung pang-deworming natin. Kulang pala ng ng isang pad, kaya dali-dali pumunta tayo ng agri-vet. Kaya medyo nakakapagod. Pawis, oh! Pawis. Parang may naamoy ako, hindi maganda. So, tatlong pads lang naman yung bigay natin. Nasa 30 heads lang naman yung schedule for deworming natin ngayon. Sinabayan ko na mga boys ng ng shampoo. So, after ng ating deworming, pag naikot natin lahat yung 30 heads na yon, balikan natin at sabay paliguan. Okay? By the way, mga boys, no, gusto ko i-share yung yung nakita ko dun sa sa isang vlogger, isang na yung formula niya para daw mag malaki, mabilis mag bulto yung katawan ng 2 kilo ng starter feeds, yung sa hog starter feeds yon. 2 kilo, tapos sa 2 kilo ng crack corn, saka 2 kilo ng Bimig Integra 2. Saka yung concentrate. So, 4 na ingredients mga boys na pinaghalo-halo na ibibigay natin sa ating mga nagde-develop na mga stags. Grabe na yung sikat ng araw. 8 in the morning na, kaya start na tayo. Wag na natin patagalin. Magbibigay na tayo ng deworming tablet. Ciao! So, binigyan na natin yung ating deworming tablet sa ating mga nakataling stags. Isa-isa, iniisa-isa natin yung ating mga stags hanggang sa maubos, no? Hindi na natin pinakita mga buboys sa yung kung paano natin binigay yung tableta, kasi magagalit na naman si YouTube kung ipapakita natin kung paano pagsubo. So, yun, 30 tablets for 30 heads na mga stags buboy ang binigyan natin ng deworming tablet. So, sa pagbibigay ng deworming tablet, in-observe pa rin natin yung fasting. So, at least empty yung kanilang butse para mas epektibo yung visa ng binibigay natin gamot. Pagod ba po po eh? Yet? Naubos natin yung tatlong pad ng dewormer. Pahinga tayo ng konti kasi pasadaan natin, magde-delousing na tayo. Paliguan na natin. Pahinga po, resume tayo ng pagpapakain. Gamit ng formula na nakuha natin dun sa mga kaibigan natin, hindi po enthusiastic. Pwede na natin i-mix yung shampoo sa tubig. Shampoo na ako dito, buboy, oh. Ayan, oh, may balde na ako. Saka, may shampoo na ako. Try ko din itong bagong shampoo ng Battle Cock. Tagal din tayo gumagamit ng mga kinasanayan nating shampoo. Pero ito, subukan natin, no? Oh, mabango siya. Parang mabango. Mabango, mabango siya. Gola lang yan. Parang ilang din yung workout. So, ito, from Battle Cock. So, subukan natin. Sige, mix natin yung mikos natin yung... hindi naman natin lahat papaliguan, no? Yun lang yung mga natin, yung mga stags, yung mga bagong tinali natin, yung pangalawang ligo nila ito. So more or less nasa 20 lahat sila. So sila lang muna yung papaliguan natin, kasi yung iba nauna na. So nasa cord lang sila, hindi na natin alisin sa cord. Ituro ko muna kayo mga boys kung ano yung sinasabi kong stag na papaliguan natin, yung mga January born natin. Okay, yan yung papaligawan natin mga buboys, no? Yan. Ito yung January born natin.
pero local banded. Actually mga maklin yan, maklin na na-cross natin sa ano. I-cross natin sa Golden Boy. Yan. Kikukukuk. Yan. Cross natin yan sa Golden Boy na ano, na broodcock. Tapos maklin hatch ng naging manula kulit. May ano lang tayo, may tatlong palabas ng ano, yung kay Kit Cargill na white. Pero the same kay ano pa rin yan, kay Golden Boy pa rin yan, yung ano niyan, broodcock niyan. So yun ang nakapanglimber na yon. Tapos natin ng isang linggo yan. So, kaya dito lang muna tayo focus sa ating mga bagong tinali. Ayan. Alright. So, umpisa na natin mga boys yung pagpapaligo. Nakaready na yung ating pang delos. Okay? Let's go! Palit tayo ng sombrero kasi mainit. At least naubos natin lahat yung ano, 20 heads. So mamaya nga po mag-inject tayo ng ano, ng B-complex pag na-dry na sila. I love this game. Hindi lang sa NBA yan na ano, na coat applicable ano, kahit dito din sa game foul no. I love this game kaya mas masarap na pinagpapaguran mo, pinagpapawisan mo yung bawat pag-aalaga na binibigay dito sa ating mga alaga. Kahit hindi nanalo, basta nag-perform ng maganda yung manok. The best na yun. Worth it na yun sa ating effort. Ano sa tingin nyo mga boys, kaya bang makipagsabayan yung ating January Born sa local association o local banded na mga stags? Nakatry na din ba kayo ng ganun mga boys? Anong kwentong mayroon kayo? Ano yung nangyayaring maganda sa inyo? Baka pwede din namin madap. Pwede ko ding ma-apply. Magamit ito sa aking backyard. See you again for our next vlog. Bye-bye!